Iniimbestigahan ng PAOK ang mga transaksyon ni na dismissed Bamban Mayor Alice Guo at ni Tony Yang, nakapatid ng dating economic adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ininquest na si Yang matapos siyang maaresto kahapon dahil sa paglabag umano sa immigration laws. Saksi, si John Consulta. Hinarang sa NAIA Terminal 3 ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Tony Yang, kapatid ng dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. We have a mission order issued by the Commissioner of Immigration for your case here for being undesirable alien and for misrepresentation. You're under arrest. Pero bukod sa kasong yan, may warrant din siya sa China dahil sa fraud ayon sa aking source. Ayon naman sa PAO, isa umano si Tony Yang sa mga katransaksyon ni Alice Guo sa kasagsagan ng POGO operation sa Bamban, Tarlac. May transactions kasi na kami na tinitingnan. Ano? And yung transaction na yun, talagang nag-abot sila. Hindi lang isa o dalawa. Nag-abot sila dun sa mga transaction na yun. Yung kay Alice Guo, yung Bamban, tsaka yung grupo nitong si Tony Yang. Naka-recover sa bag ni Yang ang 1.4 million cash at mamahaling gamit, pati Chinese passport at Philippine birth certificate na late ding nairehistro tulad ng kay Alice Guo. Lumalabas na halos pareho ang birthday ng kanyang mga katauhan. Inimbestigahan namin yung Antonio Maestrado Lim. And then sa pag-iimbestiga namin, lumalabas na siya pala ay si Tony Yang. Pinalalabas niyang Pilipino siya kahit hindi umano. Because of that birth certificate, nakakuha na siya ng mga government-issued IDs. Like yung mga driver's license. Meron nga siyang yung firearms registration, no? Tsaka yung permit to carry niya. Kasing level at modus na ginawa ni Alice Guo para makakuha siya nung identity niya dito sa atin. Ayon sa PAOK, iimbestigahan nila ang Municipal Civil Registry na nagproseso ng late registration ni Tony Yang. Hindi natin alam, baka hindi lang isa o sampu ito, baka libo din ang nag-late registration dito. Which is, ang iniisip namin, baka nakapag-establish na rin sila ng mga ganyang criminal activities. Ayon sa PAOK, tinututukan din nila ngayon ang 10 hektaryang property na ito umano ni Tony Yang sa Cagayan de Oro na may sariling port at hinihinalang may pogo sa loob. Nagpasok sila ng bigas from Vietnam. So, sinita yan. Kasi since sila ay nasa steel business, dapat steel lang talaga ang pwede nilang gawin at pwede nilang ipasok. Yung mga structure na nakita namin doon, yung initial intel report sa amin, talagang ginawa yon para sa Pogo at marami nakikita mga foreign nationals doon sa loob. So siguro in the next few days baka either pasukin na namin yun o inspeksyonin. Kanina, sumailalim na sa inquest ng Bureau of Immigration si Tony Yang para sa immigration law violations. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyo. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.